The people in the island of Marinduque, about 170 kilometers south of Manila, have been opposing the mining for almost four decades. Marinduqueños suffered a series of mining-related environmental disasters. The three towns in the north of the island were severely affected by the impact of the mine tailings. Their livelihoods were destroyed. The balance in their environment collapsed. Tens of children have already died and hundreds more are dying. Since the mining started in 1969, Placer Dome, the Canadian transnational mining giant, used to co-own and manage the Macopa Mining Corporation. In 1996, when a badly sealed drainage tunnel in an old mine pit burst, a massive of toxic mine waste spilled and covered the long 26 kilometers river. A year later, in 1997, Placer Dome has turned Pontius Pilate, washed its hands of the troubled island, divested from Macopa, packed its bags, and said goodbye to the Philippines. To hold back the silt from the mine waste, Macopa Placer Dome built an earthen dam in 1991 on Magilla-Gilla Valley, the mountainous headwaters of Mogpog River. On December the 6th, 1993, the dam collapsed, releasing a massive of mine waste that flushed into the river, destroying the natural balance of the environment and the livelihood of the people in 26 villages. To this day, people are suffering a horrifying disease. Macopa's resident manager, Placer Dome Steve Reed, denied any responsibility. Paano pa magagamit for irrigation purposes yung tubig na yan? Eh samantalang ang report ng Land and Water Management Bureau analysis, it contain excessive amount of sulfide. So, and ang sa recommendation nila, it is unsuitable and even dangerous for irrigation purposes. Eh, dyan lang umaasa yung mga magsasaka namin. Water alone without any solvent is alkaline. But these steel supports at water level show serious erosion. There can be no doubt that there's a strong acid content in the water, which is eating through the steel. It is most certainly coming from the mine tailings. Talagang mapanganib. Mapanganib. Marami nga na nga daw nagsisikit-sikit sa baba. Oh, marami. Indeed, this river is dangerous. Many people have already been infected, and among them is a grandmother. Ito po ang naging sanit ng pagdabid-dabid ko dyan sa tubig. Itong paa ko, nangangati. At saka itong aking kamay, pagka yung nagkakapaghinaw ako sa tubig dyan, at kami nagsasalandra, ito ang nangyayari. Oh. Tinutubuan ako ng allergy. Gano'n katagal na yan? Simula po nang nagpaawas dito ng tubig dakwan. Matagal na ito. Naipa-check up nyo ba yan?
Nung una-una po pinapatsik ako ito lagi, di lang 1,000 ang gastos ko na dito, simula nang magkumapit sa akin itong kong ito. Sumasawa na nga ako magpa-doktor. Yung ilan-ilan doktor na, ng Santa Cruz, hanggang dyan kay... Pero pag yung madalang akong tumagin dyan sa ilog na yan, gumagaling nang hindi naman magano ay mapapahi itong piklat na ito. Pero pag ako tumawid na naman, kakati na naman, saka itong mga kwan ng daliri ko, namumula-mula. Kating-kati. Kahit anong gamot ang gawin ng kwan sa akin ng doktor, walang mangyari. Ang pinagpapaayos ko lang ng kati, yung bang tubo ng nyo, yung din, may tubo yun, kinuha ko yung, kung tawagin dito sa amin ay kulamod, yung nyo na yun. Siya ko na lang pinapahid, nagagastusan ako ng malaki. Pinipisik ko na lang to sa kati. Pinipisik ko na lang para hindi nga magsugat sa kakakamot. Pugasan ko munang mainit na to. Mainit-init yung matatagal kong mainit. Pero hindi pa rin umaalis yung kati. Ang ginagawa ko, pinipisik ko na lang. Kung ako daw itatawid at tatawid, talagang hindi ako gagaling. E paano ba naman, inasa kabilang ilog kami? Wala namang hanging bridge dito sa lugar namin. Ang hanging bridge ay nandun sa Ilaya. Ay iilaya pa ba naman ako para doon ako tumulay. Tubig ba? Palagay mo may mga isda pa? Ah, wala man pong natakbo. Kahit ba yung lumalangoy sa ibabaw, yung kung tawagin ay kutong tubig. Wala ka pong makikita, no? Dahil ang tubig, pagka yung malinaw, ang lumalabas, ang umaano ba yung mga bula, kita yung bula dyan ng tubig, yun ang umaano, umiibabaw bula ng tubig bago ang tindag na latak. Para bang yung apog na tumindag dun sa ano? Sa tubig. Kahit tipon. Halos lahat. Wala ang nangyayari. Kahit kung tawagin dito yung bang kalabay o bagto. Walang kwan. Kahit suso. Hindi katulad nung una na kami, pag walang ulam, dyan lang naninikop kami ng bagto, suso, hipon na yung mga kayang naming mahuli. Wala ka mo lang makikita. The grandmother was quite right. As I look closely, there are no fish, no insects walking on the surface of the water, nothing. There is no visible life. The only movement is the flow of the water itself. I grew up near the river and the sea. I have seen many natural environments in this lifetime. But looking at the surroundings of this breathless river with its bizarre image and its strange, dazzling, rusty colors, make it seem as if I'm in a strange dream. Oh, may tubig-tubig niya, oh. Lubog ng tubig. Patay na ilog na ito. Patay? Patay na ilog. Nang markapo. Hindi mo pwede pagkirabangan. Ginahasa? Ano? Oh. Tama ba yun? Ginahasa? Oo. Oh. Ginahasa. Ginahasa? Pinagsamantala yung Virgin Forest. Oo. Pinagsamantala nila. Nangyaya talaga. Tinambakan ang tinambakan, no? Oo. Yan yung mismo materials na iniwan yung markaper na siyang bumabagsak dito. Ito ang kasamahan. Ito. Tinan mo yung tinabunan yan. Eh di saan ang uwi niyan? Subayan. Oo. Oh. Kaya pag malakas ang magpog, ano? Oo, oh, magpog. Mm-hmm. Dahil yung ando sa isa, buwak naman ang naituhan. Kasi kabila. Yung dating mina ron. Sa aming isang pag-aaral, nakasama ko yung mga MS and PhD students namin dito sa CESAM. Ang aming findings ay maraming-marami ang heavy metals doon sa may Kalankan Bay. Kaya itong mga areas na ito, yun ang tinatawag naming mga hot spots. Ang isa pang aspeto na aming pag-aaral ay tiningnan namin yung mga ang levels ng copper at cadmium sa mga isda at sa mga bivalves, yung mga molos. Dalawa o tatlong klaseng bivalve na nakukuha sa mangroves. At ito yung kinukolekta ng mga mahihirap na mangisda. Siguro 4 to 5 times a week, yun ang inuulam nila.
nasa food chain na ang mga heavy metals. Nasa tubig, nasa putik, nasa iba't ibang uri ng isda at saka mga hayop sa tabing dagat. Ngayon, meron din kaming mga ginawa na pag-aaral, yung tinatawag na bioaccumulation experiment. Ang isa naming problema dito ay saan pa kami kukuha ng test organisms na walang laman o control na mababang-mababa ang level ng heavy metals. Nakakita kami dun sa Salumagi Island. Merong bahagi ng Salumagi Island na malinis, kaya yung inanalyze namin ng heavy metals ng mga paros na yon, yung Bible na yon, mababang-mababa. So yun ang aming source ng control organisms. Tapos itong mga kinuha namin sa Lumagi, inilipat namin doon sa mga hotspots at talagang very verified ang aming expectations na pag nilagay mo yung malinis na bivalves doon sa mga hotspots na ito, talagang kinukuha nila sa putik, kinukuha nila sa tubig yung heavy metals. Kaya nakoconcentrate sa katawan ng mga bivalves. Ngayon, pag kinain ngayon ng tao itong mga bivalves ito, lilipat naman sa kanila. Sa kanilang mga katawan. Ito po ang naging epekto doon sa mga tinapak nilang basura dito sa aming karagatan sa Kalangkang Bay area. At hindi lamang po ito, marami pa pong mga may sakit na dulot po nung tilings na yon. At marami na rin pong namatay gawa po ng tilings. Okay. Anong pinanggalingan ito? Sa tilings po talaga. Pagkat siya po ay laging kinakain niyang isda ay nangagaling po sa karagatan ng Kalangkang Bay. Doon po huli at doon po sila bumibili ng inuulam niya. The fourth day, the objective is to reach the valley of Magilagila, where the dam collapsed on December the 6th, 1993. In the middle of the day, we reached the mountainous part of the area. The sun was so strong. I stopped for a while to quench my thirst, looking down below at the pitiful dead river. After a long walk, we reached our objective. When this earthen siltation dam that holds the waste burst on December the 6th, 1993, the impact of the flood severely damaged the villages in the town of Mogpol. Houses were swept away, livestock were killed, and crops were destroyed. The river was transformed into a burial ground of thousands of living creatures, which were buried alive by the rampaging torrent of escaping mine tailings. We move down to the valley where the dead river lies. As I stand where once a lively, healthy river flowed, I experience a strange sensation, the subtle vibration of the natural environment caressing my skin. And all of a sudden, a voice in my higher self says, "This portion of Mother Earth needs treatment. I can be healed. I can live again." Ito yung tubig na nabarahan, yung ilog ng Magilagila. Dati nagaliguan ang mga bata ito. Lumalim yung tubig niya, may bahay doon na nalubog yung bahay. Kailan yun? Nangyari? Malauna nung, basta nung mag... ulan ng kwan, malubog yung kwan ng mugpog, palingki. The day has been quite tough. As I lie down on the shore exhausted, the soft colors of the sunset calm my tired eyes. Night has come. While sitting in a cross-legged position, gazing at the beauty of the moon, I close my eyes
and I can feel the strength of this land as its dormant energy pulsates in harmony with my soul. And here again, the next day. Once more, we're passing the mountain of Mine Tailing. There is no doubt that whenever the heavy rainfall comes, that toxic material will run down to the town. Again, again, and again. After 4 long hours of walking, we finally reached the tunnel. Papuntang saan to? Dolores. Malangkang. Ito yung tagusan ng tailings. From 1975 to 1991, for 16 years, the mine waste was pumped directly into Kalankan Bay through 14 kilometers of pipelines. Placer Dome Incorporated oversaw the dumping of 200 million tons of mine waste directly into the shallow waters of Kalankan Bay, covering corals and seagrasses. Over 80 square kilometers of the bay floor is covered with mine tailings. It is difficult to understand why the government did not act earlier to stop the dumping, because first and foremost, the dumping of the mine waste in the Kalankan Bay area was not covered by their provisional permit to lease. And according to the memorandum agreement issued by the local government, they were only allowed to fill 90 square meters along Kalankan Bay. Palibot-libot niya, napabagan niya. Yan ay ko, tapos ay doon na yung tayo ng bangka na yun. Baton din yun, kapag ano na. Yung feelings niya nang nag, ano, nang batuhan dito ay nagtabo ng mga corals na isda. Kaya nauupan ang isda dito. Yung naging gala ang mga isda. Dito mga dalawang tikop lamang ng salap dito, kung na baldi na yung nagatakala ng isda. Eh. Ay ngayon, wala na. Nalayo na ang isda. Wala nang kwan sila eh, wala na silang pagtago ang mga yungib ng bato. Malipan niya dito sa grade 4. Walang nakinabang, walang isda na dumating dito sa amin. Talagang ano, nasira talaga. Siguro mga 5 years yan, nagkamiroon na unti-unti na nahuhuli. Yung dating umuhuli na mga 10 kilo, ay mga 1 kilo na lang at kalahati. Kaya nga ni ganun ang sitwasyon, walang mahuli. Yung mga isama dito, dumadayo. Dayo na sa malayo. 15 kilometers above pa. Para lang makahuli ng isda. Mailagay sa hapagkainan mala ng mga bata. Yung nagawa ng mga tao rito. Ang konsumo, pinangungutang. ₱44 million ang talagang nakatagdang bayarin ng Markhaper sa 5 coastal barangay na apektado ng tailings. Para mabayaran kami, ay sinabi ng Markhaper na iristo ang lahat ng mga motorized and non-motorized bangka since 1996 to 2000. Sa ipinangakong petsa, umabot na ng 3 taon ay hindi pa dumarating yung naturang kompensasyon. After 24 years of excavation, the Mount Tapian crater was exhausted of copper. The company then decided to create another crater in San Antonio. The quarrying began in March 1992. Yung dati sapa, malalim yan nun eh. Simula yan dun? Aha. Ganun karam. Ito yung bago. Ito yung bago? Yun ang luma. San Antonio is about 3 kilometers away from Tapian Pit. Niugan pati yan, niugan yung mga tinabunan niya. Ah, niugan. Niugan yan. Yan o, may mga saging na yan, sakit yung natabunan ng ito. Hanggang doon sa may palay na yan o, may. These seem like little things, but somehow these are environmental hazards. These don't belong here. Indeed, these people don't have any awareness about the environment.
Their brain is nothing but a reptilian brain. They just think about nothing but their profit. The next day, the objective was the crater on Mount Tapia. In 1969, the excavation near the summit of Mount Tapian began. After 24 years of quarrying, what was created was a huge crater, 1.5 kilometers long, almost a kilometer wide, and 300 kilometers deep. In the later years of their excavation, the surging of underground water seeped into the pit. To remove the water from the pit, a tunnel was built, with the water to be discharged into the Makulatnit and Boak River. The rock's formation and its colors fascinate me. After having a closer look, I continue to the milling complex adjacent to the crater. The mining operation was shut down shortly after the tailing disaster in 1996. But even now, security guards patrol the premises, and photography and filming are strictly prohibited. And so, I conceal my equipment and shoot as we drive by. The ore deposit in the area produced copper concentrate, which also contained gold and silver. Since they were no longer allowed to dump the mine waste into Kalankan Bay, the mine waste from San Antonio pit was to be dumped into the old Tapian pit. It seemed like a good plan at the time. In almost 4 years, more than 24 million tons of tailings were dumped into Tapian pit. But before dumping the million tons of tailings, they did not reinforce the pit, and the tunnel underneath the mountain was badly sealed. Doon sa malapit sa portal, doon sa labasan, 92 meters paloob ay naglagay kami ng konkreto. And then, papasukan ng tubig doon sa tunnel ay binlast yun, o pinasabog yun para sumara. Since the structure was fragile, the dynamite blasting weakened the structure, which eventually gave in to the pressure. On August the 25th, 1995, they discovered there was a leakage around the portal of the tunnel. And possibly, dun sa process ng paglabas ng tubig, maaaring lumaki yung lusutan na yun. Kaya lumaki ang daloy ng tubig palabas dun sa tunnel na yun. Ang rekomendasyon ng specialist namin, magbutas ng borehole para ma-intersect yung tunnel. At doon mag-i-inject ng concrete pa. Sabi nga lang, it's possible na
mga 3,000 cubic meters of concrete, maaaring ganun ang kailanganin para maisara ang tunnel. They tried to recover, but it was too late. The disaster was about to unfold. March the 24th, 1996. The drainage tunnel of Tapian Pit burst. 5 days' mine tailings flowed into the river at a rate of 5 cubic meters a second. It is estimated that between 3 to 4 million tons of metal enriched with acid-generating tailings flowed into the 26-kilometer river, covering everything in its path. The social and economic conditions of 3,000 people living along the river was devastated. Approximately 700 families from 5 villages lost most river crossings and road connections. The violent flow caused the evacuation of 1,000 families and demolished over 10 hectares of agricultural lands. There was a total loss of aquatic life. The productivity and the beneficial use of the rivers for domestic and agricultural purposes was lost completely. Shortly after the spill, the team of the United Nations Environmental Programme and the Department of Humanitarian Affairs arrived on the island. They noted that if a proper risk assessment had been done on the pit, the present environmental disaster would not have occurred. Evidently, for Macopa Place a Dome, environmental management was not considered high priority. Ang mga hayop dito na inom, nakakapagpaligo ng hayop dito. At nakakuha sila dito ng mga isda na pang-ulam nila dito kung hindi sila makapunta ng bayan. Pero sa ngayong panahon, wala na kami nga pakinabangin dito. Maraming buhangin dyan, maraming boulders dyan, maraming construction material dyan. Hindi kami bumibili ng buhangin, inaakot lang namin. Nakakapagpagawa kami ng paunti-unting konkrete ng bahay. Ngayon, sir, anong makukuha natin dyan? Kahit anong chemical, pagka, halimbawa, kinaya mo ng puro, talaga mamamatay ka. Yan. Ito nga, yung concentration nito, napakaliit para maka-apekto sa tao o sa isdaman. Kung ang pagbabatayan natin ay 8 grams per ton, na ginagamit doon sa processing, kung kakainin mo purong-puro siguro itong chemicals, mamamatay ka siguro. Tapos nung gabi, bago nung ganabos ang maga, nagsuka na siya nung Bernie sa mag-apo na yun. Ako tuloy at suka, ayak ang naway, bago nagkilig na. Siyang kwan, mabuti ang katawan. Nilagnat na siya, bawang nagkilig. Hindi na siya makakilala. I counted the dead's signboards. There were 21 people who died with heavy metals in their blood. The people claimed the actual number was much higher, and the casualties were mostly children and teenagers. Some of the people were not able to join the demonstration due to a lack of transportation or being away from the island. Nagsimula siya magkasakit ay siya ay grade 3 o grade 4. Namayat siya. Tapos, yang walang ganang kumain. Ganun ang ganun, di hanggang sa ipinagamot ko na. Nung dumating yung grade 6, nagsimula na siyang magsasakit ang ulo. Malakad-lakad ng malayo-layo. Nahingal siya. Ay, nung first year na, at ayaw ko sana papasukin at pagpipahingin ko sana, palagi nahuhuli sa kanilang leksyon at
napahinga sa daan. Ay, di nga ni... Mga 3 linggo laan doon sa... Ano? Yun, sa high school siya. First year high school. Noon, namatay na. Pero ngayon, pag pinakalbang muna natin yan lahat, wala lang matitira! Buhay na mga... At napakalawak niyang tinabunan nilang yan. Apektado kami rito nung natulo talaga yan. At yaan, sa umagang umaga pa lamang, nung natulo pa yung tillings niya yan, patay ang mga isda diyan. Naglutang ang mga isda diyan. Hindi lang kami kumukuha dahil alam naming laso niya na, nahirap na. Pero marami rin ang nagkasakit dito kahit hindi nakakuha. Dahil yung mga isda na nahuhuli naman dito sa lugar na ito, siyang nagiging silbing pagkain ng mga tao, marami nagkasakit ng mga bata. Nagsabi din po kami ng mga epekto ng sa human health. 20 to 30 years kapasimula po ng mine ng Markapper, lumabas po ang mga iba't ibang uri ng cancer. Sa survey po namin, meron po testicular cancer, breast cancer, leukemia cases po. It takes a long time before the effects of these chemicals will be manifested in our health. Yung pong epekto, tinatawag pong intergenerational effects. Bakit po? Yung pong mga babae, na mga batang babae na lumaki, na exposed sa chemicals pong ito, naiipon po nila yan sa kanilang katawan at sila ay magiging dalaga, mag-aasawa, magkakaanak. Meron pong findings ang mga doktor na naipong chemicals sa katawan ng mother ay lumilipat po sa fetus, lalo na po nung lead. Yan po ay may findings na po, scientifically, na ang effect ng lead nang gagaling sa mother, nakakababa po ng IQ ng bata. Zero siya para ni po ito. Naalangin ang kakaroon po. Gawa ng feelings. Kadalasan po ay isda ang laging ulam namin. Kaya yung suso nagagaling sa... Ilang taong gulang na siya? Siya po ay 22 na. Kailan nag-umpisa ito? Siya po ay nung 8 taon lang po. Lagi pong sabitin ang ulo niya. Una na natin ang mga buto-buto, ganun. Try mataas ang lead niya. Nag-umpisa ito noong 1996 kung saan marami ang pumunta sa main health center na mga pasyente na nag-complain sila ng pabalik-balik na sakit ng tiyan, pamumutla o madaling mapagod at pagsusuka. Ang nangyari din dito, marami rin ang pumupunta sa amin. Bakit marami ang namamatay na related sa mga cancer sa dugo o sakit sa may relasyon sa dugo? From then on, nagkaroon na ng series of health assessment quarterly dito sa 4 na barangay na malapit sa Calangkang Bay Area. Base sa resulta ng laboratory, na 59 out of 59 children ay mataas ang lead level. May 2 pang mga adults ang nakitang mataas din ang arsenic. Ito yung mag-amang Pedro at Wilson Manuba na na-confine sa Philippine General Hospital. Matapir na yan, magpaminasir yan. Okay yan. Papayagan nga namin yan, magminasir yan. Pero yung produktong inadala ng mga kano sa ibang bansa, dalhin nila ron. At yung dumi, naaalisin nila, hiwalay doon sa kanilang produkto, dalhin nila sa ibang bansa rin yan. Sige, walang problema. At dito sa Marinduque, huwag magapakalat kayo sa lugar. Ang masama pa rito, mas pinabuti nila, mapagpapitaan ang nangyari sa buwan
The next day, on our way to meet the father and son, Manuba. Paano ko nag-umpisa ang kalagayan mo? Eh, ito po ay talagang natiniklaro sa dagat. Ah, natinik? Nung kasalukuyang natuluyang acid rain. Eh di ngayon po, parang hindi ko na inagapapansin at di sige ang paghanap buhay po namin sa dagat ay. Ay yung pala, na pinatulo nila yun dyan, lasong pala sa sugat yun. At naakyat sa dugo. Yung pinatulo nilang acid rain. Ay kaya parang ngayon, parang na-infection yung dugo ko noong umakyat sa dugo yung chemical na yun. Kaya mahirap gamutin. Tumidikit. Dalawang sunod po man yung pinakasasa ng mga yan ang mga sinasa. Pagka po ako nawala rito sa bahay, ako nainip na totoo nun. Ako eh, sige, ang naluhod ako rin sa nalaman ng rin sa panood. Okay. Pagka naman nasa bahay lang. Tsaka di ako hinahina ang katawan. Pag hindi man lang pawis-pawisin. Ito po ay apat na operasyon. Kinuha nila yung mga laman. Yeah, pero itong sakong kung ito ay wala na talaga, buto na lang natira. Sakuha nila ng yung ibinayopsi. Ay ako ay parang mamatay na sa kailan ho yan nangyari? Ay noong po ay 1975. Noong ako ay talagang magkaroon ng karamdaman. Na ako naman ay nakakatrabaho pa noong mga nakalipas pang taon na yun. At di nakakaya-kaya ko pa ay, hindi ko naman alam na yun ay kang ipikturon. Sige, ang trabaho ko. Kahit masakit, inapilit ko para mabuhay ko lang ang mga pamilya ko. Eh di ngayon, lumala nang lumala. Masakit? Masakit po. Masakit? Para pong ang katawan ko, palaging may lagnat. Hindi ako makatulog sa gabi. Ay ang hatol nila nga niya, paltan ako ng dugo. Ay wala namang pira tayo. Ay 250,000 ang ina budget. Ayun, hindi kaya. Mahina na bumunga rito ang mga nyug. At mula nang magpalipad sila ng tailings dito, talagang pumutla ang mga nyug namin. Hindi mamunga. At dito po nung bago-baguhan na tinambakan yan, na wala pang mga tanim yan dyan, mapupuhin ka po pag sumimoy ang hangin. Yung alikabok na tapo ng tailings, makamahapdi sa mata. Ilan taong kaming nagtamasa nung hirap na yun. Makakain ka. Aso bumi may ang itnit. Dito sa lugar niyo, malapit siya, no? Rilang po. Ay na, ito po man din ayaw. Siguro pong nabigit ko mo lang sa mga 300 liters lang. Yan, pamula sa bahay hanggang dito, mga 200 meters, araw-araw nilalakad po papunta rito sa dagat. Malapit na. Diyan kita. Diyan kita na. Lalo kayo maranas ng tamo. Kailangan pang karniwang kung anak buhay. Kahit hindi ko kaya, kinakaya ko dahil para matustusan ko ang aking pamilya. Nangawalan ako ng pag-asa noon dahil malapit na yata akong kakumamatay noon eh. Hirap talaga dyan pag salungay dyan ay. Sumay baturon? Oo, sumay baturon. Nako, talaga naman. Nagapang ako.
Paano nag-umpisa? Ako po yung nagdagat dyan sa kuwan. Dito sa amin, dito sa dagat dito. Eh kami po yung pukot ang gamit namin. Eh ako yung may sugat ako sa paa. Dati. Dati nang may sugat. Eh yung palang inaapaka namin dyan, yung pala yung lasun. Yung so, naramdaman mo yung araw na yun? Yung parang kumikiroto. Naging tumigas na yung loob. Pagkatigas ng loob, pinapirak. Kailang operasyon ako, tatlo na. Pangapat, putol na. Kailan nangyari yun sa'yo? Mga 1980, mga ganyan. Mga 1980. Ako sinilang ay 1972 eh. Na 1980, ganyan, meron ako. Ako'y operahan ay, paano eh? Grade 5 yata, kung grade 6, ganyan. Mga, aduro nung nagkasakit na tao rito, hindi pa nila binayaran. Nagkamatay na iba. Yung tuhin ko, sakit sa balat. Yung sakit sa balat, yung ano siya, parang psoriasis ba? Ganyan. Kuwari naglalim. Ito. Tumaos na yata sa buti yun. Nangilig na lang, patay. Wala namang pampagamot. Hirap talaga rito. Ang hirap dito pagkaya ang dulas talaga naman. Go! Malaki na sa akin, no? Sa pag-iri, mag-antabay, nakaganyan na lang ako. Sasakit talaga. Mag-irgo ako ng malakas. Naganyan yung nana niya. Baho ko, mabaho pa sa tae. Inopera yan dyan. May opera dito yan. Ito, ang tas-tas ng tahipan niya. Dyan, tumubo na naman. Ito po, ito yung nangyari sa paa ko. Wasak na wasak, kaya naputol. Pathological diagnosis here, it says squamous cell carcinoma, well differentiated, involving the major dorsal surfaces and ankle of the right foot. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng puno na galing sa binhi, ang mga dakilang gaway nagmumula sa guni-guni. Kung ang nais mo'y maging nung yung nasa pa ako, ang dahilan ay ganito lang, kaliit na tinik dyan sa dagat. Impirme kami yan ang tinatapak namin pagdating ng tabi dyan. Ngayon lumaki. Pagkalaki niya, di masakit na. May mga naanana sa lali. Pinaopera ko. Yung ganito kalaki muna yun. Nung operahin, dumami ng dumami siya. Dahil ang sabi dun sa PGH ng doktor, nagkaputol oto yung mga ugat niyan. Siyempre yung mga ugat niyan, yun ang susuloy. Binaak mo yan, lalaki yan. Ito magiging tatlo, apat ang tutubo rito pag inopera ng inopera. Pag pinutol, saka yung igi niya. Kaparos nito, di pinutol, di wala na siya. Bagay palusong, walang kontrol. Ako man din yung medyo nalaglagay. Ito ayaw. Na? Itong saklay ko yung napatama sa... Kunay, lutang na ba ito? Ganito pangyari ayo, bilang ari ayo. Gana. Oh. Nako. Nang digmaan. Buhayin sa sarili. Ang payapang para. Ay, rong rong. Buhay.
bilang nangangalaga ng kalusugan ng barangay, at ako'y isang komadrona dito sa aming barangay, na ang aking nasasakupan ay apat na barangay. Kinukonsulta ko kung ano ang mga nararamdaman, pagtatapo ng tailings, na kung saan ay ang isang mga sintomas ay ang pagsasakit ng tiyan, pangangayayat. Sa pag-aaral, hindi sila makakuha ng mataas na grado sa dahilanan na wala silang konsentrasyon sa kanilang pag-aaral dahil nagkakaroon siya ng anemia. Isa rin dahilan ay ang pagkakaroon ng sakit sa balat, na kung saan ay ang mga nararamdaman ng mga tao ay makikita mo ay mayroong mga sugat. Si Ka Alfredo ay hindi makapagtrabaho, na ang kanyang katawan ay hiwalang lakas na makasiambit, na hindi siya nakatapos ng ikaapat na antas ng high school dahilanan na ang kalagayan ng kanyang katawan. Ka Alfredo, sa kasalukuyan, ano po ang iyong nararamdaman? Nararamdaman ko lang, puro panghina, tapos tuntod ko sumasakit, tapos kumikirot. Ngayon pagkakirot, hindi lang makatulog magdamag. Ambit, sa kasalukuyan, ano ang iyong nararamdaman? Panghihina po. Ano pa? Sakit ang nanakit ang katawan. Paano nag-umpisa yung arang karamdaman mo? Sinuka ko muna. Pero ang dami. Hindi lang nagkalati yung Eliodoro. Hindi ngayon, hindi ko pinansin. Malakas pa rin katawan ko. Dinala ko pa rin ito sa PGH. Gusto mo bang magpa-check up sa Maynila para ikaw ay ma-analisa ang dugo? Gusto mong pumunta sa PGH? Anong galing na po ako yun? Ay, sana ay may follow-up. Gusto mo yun? Kaya mo ba ng katawan? Hindi ko po masabi. Kay Ambit? Ay, hindi. Anong unang sintoma? O yung... Pabutla. Basta ay namayat na lang. Oo, payat ng payat na siya. Pumayat ng pumayat lang. Simula po noong December 2001. Umpisa na po akong namayat noon hanggang May, June. Tapos dinala na po ako sa PGH. Nakumpain ka sa PGH? Gusto po akong ikumpain pero hindi po pumayag si Kuya. Dahil walang magabantay. Walang mag-aasikaso. Ay, bago bumalik ka na dito sa probinsya, para dito ka na lang. Hindi pa po. Nandun pa po ako sa Manila. Tapos sumakit po ang sikmura ko. Dinala po ako sa General Quezon City. Eh, anong sabi doon sa hospital doon? Wala po. Basta pinainuman lang po ako ng Novalisil. Kaya gani, Alan? Pansik mura. Hinapulan is an upland village immediately next to the portal of the tunnel. When I arrive, I go to see the head of the village, but unfortunately he is not around. So I go around looking for a possible scenario. From far away, I see the school children crossing the river. I run as fast as I can, shouting at them to wait for me. Upon seeing their skin rashes, it scares me, for it reminds me of Wilson and his father. Toto yung matagal na yung sugat mo. Tanggal na yung sugat mo. Ha? Nang, sa, bakit tikal ba yan? Bakit na ano yung buhok mo? Na ano? Nakatao. Kalbo? Ha? Sino yung nagapangkalbo? Nagapangawan? Sino yan? Siyang kumukuha. Inanos kamay. Siyang ano? Paano? Siya nagabunot. Sino nagabunot? Kung hindi na niya sa tubig. Baka mutol ka. Ayan isa sa iyo. Diba eh, parang ano. Matagal na yan? Matagal na? Eh, patingin ko. Yeah.
We explain to the children the toxic effects of mine tailings, and we decide to build a crossing to keep them out of the water. I follow them. Perhaps I will have the chance to talk with their teacher. After a few more minutes of walking, I see an obstacle, another river which is much wider and deeper. Because it is impossible to cross without soaking my feet, I wave goodbye and watch the children go wading across the stream without me. What a pity. The brief encounter with the children is both memorable and bittersweet, and it goes to the heart of the problem. How does one protect the children, the future generations, when the surrounding environment is so dangerous to their daily existence?